Magandang araw! Ngayong araw na ito, inaasahan na matutunan mo ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya. Malalaman mo rin ang tatlong naunang ruta na ginamit ng mga kanluranin upang magtungo rito. Paalala lamang, bago natin simulan ang paksang tatalakayin, mag-subscribe lang kayo sa channel na ito at pindutin ang bell button para updated ka sa mga bagong paksa na tatalakayin. Enjoy! Pamantayan sa pagkatuto. Nasusuri ang mga dahilan, paraan, at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto o ika-16 at ika-17 siglo na pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya. Unang layunin, na ibabahagi ang tatlong naunang ruta na ginamit ng mga kanluranin sa pagtungo sa Asya. Ikalawang layunin, na iisa-isa ang mga salik na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya. Ikatlong layunin, na bibigyang halaga ang mga salik na ito na nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Asya. Alam niyo ba, bago pa man naganap ang mga pagtuklas at pananago, ay may ugnayan ang nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayan ito noong 15 hanggang 17 siglo at ito ay sa pamamagitan ng pagitan ng mga kalakal sa pagitan ng mga Asyano at Europeo mananalakal. Ito rin ang magiging hudyat sa panahon ng eksplorasyon o ang paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. Sakay ng mga uri ng mga hayop na pagtakbay, katulad ng kamelyo at mga kabayo, narating ng mga Europeo ang lupain ng China hanggang sa lupain ng India. Dahil dito, magiging daan ito ng pagkakatuklas sa tinatawag nilang Hilagang Ruta. Hindi titigil sa pagtuklas ang mga Europeo ng bagong ruta. Matapos ang pagkakatuklas ng mga modernong gagamitan para sa mga sasakyang pandagat, matutuklasan ang panggitnang ruta. Ito ay magmumula sa baybayin ng India hanggang sa marating nito ang golfo ng Persia. Mula rito, sakay ng mga hayop, muling lalagbayin ng mga mangangalakal ang Asya patungo sa mga destinasyong tatahakin nito. Ito ang hudyat ng pagkakabuo o pagkakatuklas ng panggitnang ruta. At ang panghuli ay ang Timog na Ruta na maglalayag mula sa India, babagtasin ang karagatang Indian hanggang sa makakarating ito sa Egypt. May mga pangyayari na nagbigay daan sa mga kanluranin upang magtungo sa Asya.
ito ang mga pangyayari na mag-iugnay sa pagitan ng mga kanluranin at ng mga Asyan. Una nga rito ay ang paglunsad ng krusada. Nagbigay daan din ang ginawang pagdalakbay ni Marco Polo. Isa rin sa mga dahilan ang muling pagising ng Europa o ang tinatawag na Renaissance. Ang ika-apat na dahilan ay ang pagbagsak ng Constantinople. At ang panglima ay ang pagsusbong ng kaisipang merkantilismo. Ang unang salik, ang krusada. Isang napakahalagang sermon ang nabanggit sa misa ni Pope Urban II taong 1905 o 1095, ang gumulat sa mga Europeo. Ayon sa kanya, tayo ay mabuting tagasunod ng Diyos. Kaya kung tayo ay tatawagin ng Diyos para sa isang misyon, susuway ba tayo sa utos niya? Sa puntong iyon, inilahad ng Santo Papa ang sitwasyon ng Jerusalem. Ang Jerusalem na kung saan lugar ng kapanganakan ng itinuturing na Diyos ng mga Kristiyano, si Kristo. Ang Jerusalem na noong mga panahon na yon ay kasalukuyang sakop ng mga Turkong Muslim. Kailangan natin itong bawiin. Kailangan muling mapasakamay ang banal na lupain. Ayon kay Pope Urban II. Matapos ang sermong iyon, inilunsad nila ang krusada. Ang krusada na ang layunin ay mabawi ang banal na lupain mula sa mga Muslim. Ito ay isang ekspedisyon. Ito ay isang paglalakbay. Napakahabang paglalakbay. Iba-ibang mga krusada ang inilunsad sa iba't ibang panahon. May mga krusada na pinangunahan ng mga matataas na opisyal. May krusada ng tatlong hari. May krusada ng mga mangangalakal. At may krusada ng mga bata. Na itinuring na pinakamalagim, pinakamalupit na krusada na naganap sa kasaysayan dahil sa maraming mga bata ang naligaw, napagod, namatay sa gutom, at yung mga nanatiling buhay ay binenta at ginawang alipin. Sa dami ng mga krusadang naganap, karamihan sa mga ito ay bigo na nabawi ang banal na lupain. Ang paglalakbay ni Marco Polo. Si Marco Polo ay isang Italianong adventurerong mangangalakal na taga-Binis. Darating niya ang silangang bahagi ng Asya at doon nakilala niya si Kublai Khan. Si Kublai Khan ay emperador ng dinastiyang Yuan. Sa loob ng 11 taon, halos nalibot ni Marco Polo ang buong kaharian ng Yuan. At doon natikman niya ang iba't ibang uri ng pagkain. Makita ang iba't ibang uri ng lugar at naranasan ang mga kultura nito. Dahil dito, nakagawa si Marco Polo ng aklat na The Travels of Marco Polo. Sa pagkamatay ni Kublai Khan, napilitang bumalik si Marco Polo, dala ang aklat na ito. At doon,
nabasa ng mga Europeo ang mga lugar na kung saan nagbukas ng interes sa kanila na lalong magtungo sa silangang bahaging iyon ng Asya. Ang Renaissance. Ang Renaissance o muling pagsilang ay nagsimula sa Italia na naganap noong 1350. Isa itong filosofikal na makasining at dito binigyan din ang pagbabalik sa mga makasining na interes ng tao. Sa panahong ito, muling nabuhay ang interes ng mga Europeo sa estilo at disenyo, sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali, at sa paggalang ng pagkatao ng isang individual. Ang balayang pag-iisip ng tao ang nagpalawak ng kanyang ideya at pananaw sa buhay. Panahon ng Renaissance sa Europa, marami sa mga taong kilala natin ngayon tulad nila Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei, at iba pa ang naging daan sa mga pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo. Ang pagbagsak ng Constantinople. Ang Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Ito ang itinuturing na gitnang ruta noon. Ito rin ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungo sa India. Ngunit isang pangyayari ang hindi inaasahang naganap. Sakop ng mga Turkong Muslim ang Constantinople. Dahil dito, nahimitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalagad. Ngunit noong 16 na siglo, bento ang mga kagamitang pandagat tulad ng astrolabe na ginagamit upang malaman ng oras at latitude, at ang compass na ginagamit naman upang malaman ng direksyon ng pupuntahan. Ito ang nagbukas sa panibagong ruta na dadaanan ng mga mangangalakad patungo sa Asya. Merkantilismo. Dahil sa patuloy na paglawak ng kaalaman ng mga Europeo tungkol sa mga Asyano, isang prinsipyong pang-ekonomiya ang umiral sa mga ito, ang kaisipang merkantilismo. Isang kaisipan na kung marami kang ginto at hila, may pagkakataon ka na maging mayaman at kapangyarihang bansa. Kinailangan ng mga Europeo na maghanap ng mga lugar na mapagkukuhanan ng mga likas na yaman at ilaw na sangkap. Kasabay ang patuloy na paghahanap ng mga ginto at pilang.